Yo, what's up na naman guys? So nagbabalik na naman ako for another video. And ngayon nga guys, sa video ito is tuturuan ko kayo kung paano natin mafi-fix ang lag and the PS drop sa Mobile Legends for any updates. So ito guys, yung method na to is hindi naman natin guys kinakailangan ng mga file, which is dito lang naman natin guys matatagpuan sa phone natin. So hindi tayo gagamit ng ganun guys. Pero guys, yung gagawin natin is gagamitin nga lang natin yung mga apps or dito nga mismo sa phone natin. Okay guys, so kung bago ka pa nga sa channel ko, is hit mo na yung subscribe button, hit that notification bell to be updated on my latest uploads and tutorials. So guys, share ko lang sa inyo is itry nyo to guys yung game booster nito, which is si Game Assist Pro 2022 na nga guys. Okay, magandang siya guys, itry nyo siya guys, para siyang game turbo ng mga Xiaomi phones. Okay guys, so sisimulan na nga natin. So guys, in our first method or in our first trick is magdi-delete tayo ng cache ni Mobile Legends and other apps or yung iba pang apps natin sa phone natin. So in order to do that is napakadali lang guys, okay? So guys, kung Android 11 ka and ganito yung UI ng phone mo, so punta tayo guys sa settings. And then hanapin natin guys si storage. So pag di natin siya mahanap dito, so search lang natin siya guys dito sa storage. And ito guys, storage manager. And dito guys sa manage storage, is i-click nyo lang. And i-click nyo tong clean. Pero guys, kung wala ka naman ganito guys, okay lang naman yan dahil meron akong ibabahaging app sa inyo. Okay, so click nyo lang tong no thanks. So next naman natin guys, is mag-i-install tayo ng One Tap Cleaner. So ito guys, yung One Tap Cleaner is ilalagay ko dyan sa description box yung link nito kung hindi nyo, pa siya na-download guys. Okay guys, so kung gusto nyo mag-download, kung paano nga ba mag-download sa link na yon, is may video rin ako or tutorial din ako doon. So panoorin nyo lang siya guys, madali lang. So open na natin guys yung One Tap Cleaner. And actually guys, pagka-open natin is meron siya mga permissions na enable. So guys, gagawin nyo lang naman is isusundan nyo lang naman yun guys. So madali lang yun guys. So next naman natin guys gagawin is si cache cleaner. Okay guys, so click nyo lang tong parang broom icon dito sa baba. Click nyo lang ulit guys yung parang wali sa baba, yung bilog. And click nyo lang ulit. Click nyo yung okay. And then guys, so as you can see, saglitan lang yan guys. So 1 out of 14 apps. So ito guys, automatic, hassle-free, and mabilis. Okay, so hindi kayo mapapagod kakalikot sa phone nyo. So mas madali ito guys. And then yun na nga guys, pagtapos na, so as you can see, meron na nga tayo na clean na 800 MB. So kasi guys, delete din ako ng cache kanina, so inabot siya ng 3 gig above. So guys, kung di talaga kayo nag-clean ng mga junk files or ng mga cache sa phone nyo, malaki talaga yung kakainin ng mga junk files na to dyan sa storage nyo. So guys, yung next tip naman is always enable nyo si Do Not Disturb mode. So guys, ano nga ba si Do Not Disturb mode? Ito guys, yung walang lalabas na notification habang naglalaro kayo or hindi siya magpa-pop up sa screen nyo. Kasi guys, mararanasan talaga natin yung FPS drops pag talaga meron nagpa-pop up sa taas ng phone nyo habang naglalaro nga kayo. Okay guys, so suggest ko sa inyo is enable nyo si Do Not Disturb mode. And meron tayo dito guys for 1 hour or until you turn off. So guys, iba't iba yung UI or yung phones natin. Okay, so ako ganyan lang guys. So di bale rin sa inyo guys. So siguro guys, itong feature na ito is for Android 9 and above. Ewan ko lang guys sa Android 9 below. So hindi ko pa kasi nakita sa mga phones na ganon. Pero sure ako meron din naman guys sa ibang mga Android devices yan. Tulad ni Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo, yung mga ganun guys. So meron yang Do Not Disturb mode. So yung next trick naman guys, okay, so ito naman guys is yung pag-a-install natin ng mga useless or unused apps na naka-stored dyan sa storage or sa device nyo. Okay guys, so ano nga ba yung nagagawa ng pag-delete ng mga ganito? So yan guys, nabasa nyo naman na maaari talaga yung magpa-boost kung talagang low-end yung phone mo or mid-range. Ito guys, ginagawa ko rin to guys dun sa mga low-end phones ko dati. So ginagawa ko guys is mag-delete ako ng mga apps sa phone ko. So for example ito, so uninstall nyo lang. So guys, madaling-madali lang to and sure naman ako sa inyo is meron kayong mga apps dyan na hindi ginagamit. So ito naman guys yung next trick na ipapakita ko sa inyo guys. So alam ko madaming nakakaalam sa inyo nito pero alam ko rin naman guys na wala pang nakakaalam sa inyo or unti pa lang nakakaalam nito sa inyo, sorry. So click lang natin guys sa settings
And dito guys sa settings, ano nga ba yung mga dapat yung i-enable na settings dito and i-disable? So for me guys, ang dapat yung i-enable dito is si camera height. Ilagay nyo siya sa high guys kasi may advantage kayo sa kalaban nyo. Pero nga, sabi ko nga sa inyo, pag talaga naglalag kayo, ilagay nyo lang siya sa low. Ito guys, ginagamit ko rin to dati dun sa low-end phone ko. So effective din siya kasi unti yung nagre-render dun sa may paligid nung character mo. Okay, so unti nga lang yung size nung map guys. Imbis na malaki yon, nagiging maliit. Okay, so dito naman guys kay screen shake, suggest ko guys is i-turn off nyo siya. Kasi guys, nag-try ako dun sa cellphone nung kapatid ko. So in-enable ko yung screen shake. So parang meron siyang konting FPS drop or stutter. Ewan ko guys kung ganun talaga tong screen shake na to. So for me, it's a big no para dito sa settings na to. Next naman guys, si HD mode. So ano nga ba si HD mode? So gagawin niya nga mas high definition or mas iiwasan yung jag lines dyan sa character mo. Okay, so guys, i-turn on nyo lang siya or i-turn off nyo. Debase din kasi siya guys sa preference nyo. So for me, ilalagay ko lang siya guys sa turn off. So dito naman guys kay shadow. So definitely ito talaga guys, malaki rin yung tama nito sa performance ng Mobile Legends natin. So for me, turn off. Okay? So sa creep HP naman, so wala naman yung effect sa performance habang naglalaro tayo. So I highly suggest it na i-turn on nyo lang para kung core user kayo is makikita nyo agad yung buhay nung creep na pinapatay nyo or yung buff na pinapatay nyo, ganun. So sa damage text, okay naman siya guys, i-on nyo lang siya. Pero kung low end na, i-off nyo kasi effective din tong i-off guys. Color blind is off. Sa merge tech is naka-on siya sa akin. So naka-on naman siya guys. So sa frame rate or refresh rate, so based din kasi yan guys sa screen hertz, screen refresh rate ng phone nyo. So for example, for me is naka 60 hertz lang ako, which is 60 FPS yung kaya niya sa Mobile Legends. Nasa high lang siya. Pero guys, sa iba naman dyan is may ultra, which is may 90 FPS and 120 FPS. So guys, suggest ko lang sa inyo is iset nyo siya guys sa high. Huwag nyo isasagad dun sa pinakadulo dahil malaking sanhi ng overheat yon sa phone nyo. Pero di bali naman sa inyo yun guys, kung gusto nyong or kung kaya nyo namang i-handle yung init sa kamay nyo and talaga mas bibilis mamatay yung battery nyo. So sa graphics, I highly suggest sa smooth kung low end ka, smooth. Okay, smooth guys, ano ba yung smooth? So konti lang effects, konti lang texture, jag line siya, hindi siya HD. Okay, so mas better sa mga low end device. So guys, ina-explain ko lang sa inyo na maayos. Okay, so sana guys, panoorin nyo ng buong video ito and then don't skip ads guys dahil malaking tulong yun sa channel ko. So for me, is naka-smooth. Magandang maganda na yan guys. Kung competitive player ka and naka-low end ka, 3GB, ganun, ilaw mo lang, okay? So mas better nga yung high performance than low frame rates, okay? So yeah, so let's try it guys sa classic kung talagang magiging... So let's try it guys sa classic kung talaga bang worth it yung pinaggagawa natin dito sa phone natin or yung mga tweaks na ginawa natin. So yun guys, so as you can see naman guys, okay na okay yung performance niya pag ginamit nyo nga or ginawa nyo yung mga tricks na pinakita ko sa inyo. So wala naman siya guys spawn delay, so pwede rin siguro to maging solution dyan sa spawn delay problem sa Mobile Legends nyo. And ayun guys, so dibali pa rin naman yan guys sa processor ng phone natin or sa storage or sa memory or sa RAM. Nandun pa rin talaga guys nakabase kung tatakbo ng maganda yung mga laro mo. Kasi guys, kung mababa yung specs mo, asahan mo nang maglalag ka talaga. Dahil wala namang permanent solution dyan. Pero nandito naman ako guys para tulungan kayo kahit kaunti. Okay, para don sa mga low-end device nyo. So that's it guys, maraming salamat sa panonood. I hope na may natutunan kayo dito at I hope na explain ko ng maayos sa inyo yung mga settings dito sa Mobile Legends.